Okay, so hello po again guys. So ngayon po ay kakatapos lang po natin mag-pollinate at nakapagpahinga na rin po tayo. So ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung iba't ibang laki ng mga bunga ng ating kalabasa. At habang pinapakita ko po sa inyo ay magkukwento na rin po ako about po sa kalabasahan namin. Tapos kung paano po namin minanage yung kalabasahan. At paalala lang po, hindi po kami expert. Katunayan po, yung family po ng asawa ko, nagtatanim po sila ng palay. So, first cropping at second cropping po, nagtatanim sila ng palay at pagkatapos po ng second cropping, nagtatanim po sila ng munggo. So, yun po yung nakasanayan nilang itanim dito. At ngayon lang po nila napag-isip-isip na mag-try po ng kalabasa pagkatapos po ng second cropping. Kaya, itong February lang po ay nagsimula po kaming magtanim ng kalabasa. So, ito po, papakita ko po sa inyo yung mga bunga. So, kanina po ay nakapagpakita na ako ng mga iba't ibang bunga ng kalabasa natin. So, ito po siya. Ito pa po yung isa. So, yan po yung mga medyo malaki-laki na mga kalabasa natin. At meron din pong, ito po, medyo maliit. Yan pa po yung isa. Tsaka ito pa. Okay, so, medyo marami na po siya. Yung lawak po ng kalabasahan namin ay medyo aabot po siya ng hanggang 1 hectare. So, mga higit po 2 lata ng kalabasa yung tinanim namin dito. Yung 250 grams na lata. At nagdagdag pa po kami ng isang lata ng 100 grams kasi meron pa pong space, medyo may kadikitan po kasi yung pagtanim namin ng kalabasa. Yung agwat po ng bawat isa ay 3 feet, minsan po ay yung iba po ay hindi aabot ng 3 feet, 2 feet lang po by 3 meters. So, medyo magkadikit-dikit po. Kaya kung tingnan po natin, ngayong lumaki na po yung mga kalabasa ay talagang nag-aapawan na. So, estimated po na puno na tinanim namin dito ay mga more or less po ay aabot po sa, siya ng mga 4,800 na puno. Pero syempre po, hindi po lahat yon ay tumubo. Yung iba po ay hindi umusbong yung buto. So, siguro mga estimated lang po namin na lumaki na mga kalabasa ay aabot lamang siya ng mga more or less 4,500 or mas mababa pa po doon. Kasi may area din po kami na hindi po namin na ano agad na anticipate nung lumakas po yung ulan na ipunan po ng tubig. Medyo nabaha po siya, kaya hindi po maganda yung tubo ng kalabasa. Hindi naman po sila namatay, pero medyo
nagka-problema po yung pagtubo, kaya hindi rin po maganda yung kanyang pamumunga. So may mga puno po na nagbigay din ng bunga, pero marami po sa mga puno na parang wala po talagang bunga. So kung namumulaklak po sila ay lalaki lang, hindi sila namumulaklak ng babae na siya sanang magiging bunga at magiging kalabasa natin. So naghahanap pa po ako ng ibang bunga. So nandito na po, may nakahinta na po ako dito. So yan po yung bunga, at yun yung isa. Yun din, may isa din dyan. At yung management po namin sa kalabasa natin ay syempre po halos kada linggo po kami naglalagay ng pataba dito. Yung ginagamit po namin na pataba, yung una po ay naglagay po kami ng triple 14 na may kasama pong 1620. Sinama po namin yung dalawa, tsaka tinunaw po namin sa tubig, tsaka yun po yung dinilig namin sa kalabasa natin, at nilalagay po namin yan kada linggo hanggang po sa lumaki. Mga after 1 month po ay naglagay po kami dito ng triple 14 kasama po yung calcium nitrate para daw lumakas yung puno ng kalabasa natin, at para hindi daw siya madaling masira. Pero palala lang po talaga, hindi po kami expert. Nag-research lang po kami, nagtanong-tanong sa mga may alam. Syempre po, dito sa YouTube, nanonood lang po kami. At yun, doon lang po namin nalalaman yung mga dapat namin gawin sa kalabasa. Kasi sa nasabi ko nga ay first time po namin magtanim ng kalabasa. So medyo trial and error po yung nangyayari sa amin ngayon. Pero pasalamat po kami dahil maganda rin po yung bunga ng kalabasa natin. Ito po yung isa. Isa-isa po natin yung bunga ng kalabasa. Na natin kung magaganda rin. Ito yung isa. Actually, marami-rami na rin po yung kalabasa. Yung bunga ng kalabasa natin. Ito yung isa. So, yung iba po ay medyo maliit. Ito po yung mga medyo nahuli sa pagpo-pollinate. Yung iba po medyo mas maliit pa. Kasi ilang araw pa lang natin na-pollinate. Halos araw-araw po tayo nagpo-pollinate. Kasi para